Hello! Good day po mga ka-YouTubers! Ngayong hapon po ay magluluto po ako ng rellenong bahos. And I will be showing to you the ingredients and my recipe for cooking this special dish that I will be cooking for my family. So, see you around guys! And ito po yung aking mga ingredients for my recipe, rellenong bahos. Okay guys, so andito na tayo sa mga main ingredients natin para sa ating rellenong bangos. Sa mga sangkap, we have para sa panggisa, we have garlic and onions. And of course, we will be using also sweet potato and potatoes as well. And then we have yung carrots. So, I have already chopped the onions and the garlic. And at the same time, I grated na and mixed na the carrots, sweet potatoes and potatoes. So we will mix that together and I have also will be using yung harina, yung flour and tsaka yung brown sugar. And the main highlight of our recipe is yung bangos. So if we feel natin, magiging feeling ito together with the meat ng bangos. So let's watch out and let's start cooking. Enjoy for my cooking recipe, rellenong bangos. Okay, so I will be needing the help of my sister because she is a food technologist and she's expert on this. So, pasok na my pasok. Sister Karen. Hello. Okay, so she will be showing to you paano kukunin yung meat ng bangos. Wow, expert talaga. So, kukunin niya yung meat. Para gagamitin namin yung meat para sa ingredient ng rellenong ng bangos. Ano masasabi mo, sister? Easy. Oh, wow! Lakpakan naman dyan! Ang easy-easy talaga, oh. Wow! Ito yung process na mas madali kaysa sa yung dinudurog yung bangos. Pati yung mga laman niya, yung nadudurog din. Ito, kailangan putulin natin yung tail end. Apo. Wow. Oops! Okay. Napagod pa ako sa kabibake. Baker kasi. Oops! Sorry. Tapos, iurong natin yung anong gagawin, sister? Kasi nandiyan pa yung mga lamang loob ng mga ito. Mamarinate yung balat niya para mas manamnaman na yung, hindi yung malansa. Malinamnam. Hindi yung malansa yung balat. Okay. Kailangan i-marinate yung balat niya. Tsaka yung laman, kailangan. Oh, nandiyan na. Nandiyan na yung mga bones. Okay, so, hindi siya na. Oh, pakita naman niya. Wow! Ang saya-saya! Dito masisira yung kwan niya, yung mga lama, yung balat ng bangus. Wow! See? So, hindi ba nadurog yung bile dyan, yung apdo? Kasi magbaka. Wala mo pa nakuha? Hindi ko pa nakuha kasi. Oh, nandiyan na yung lamang loob. Tapos, imamarinate ito para hindi siya malangsa. Okay, so let's show. Kasi hindi. Na lamang loob. Hindi siya, okay, so here we go. Hindi nandito siya, pa yung bile. No, hindi siya. Okay, mga durog na durog. Kasi yung iba, pag ginagamitan ng ganito, yung mga yung durog-durog durog na durog na ito, kita mo, buo pa siya. Yes, wow. Talagang expert talaga yung sister ko. Thank you so much. Ikalawa pa? Opo. Kaso lang, meron pa ano dyan. Hasang. Merong hasang pa. Okay. Para so mga ka-YouTuber han dito na yung tapos expert, dapat ha? Hindi masira. So dapat hindi masira yung ganyan. Hindi masira para ah, pag ano mo pag lagay mo na mga ibang ingredients kasi maano na mapupuno ito kasi may mga na-add kang ingredients. So kailangan hindi siya madudurog, maano, madudurog. Ang madurog yung balat niya. So mas madali dapat pag nalagay na kinukuha ang ganito dito hindi. Yung cartilage. Kasi sorry na lang pag siya. Nag-ano siya, pag nag ano kayo napunit. Nagtatahi, hindi siya ma ano siya madudurog. Hindi magpumprito kayo, hindi siya ma madudurog. Hindi sisira. Siya nasisira. Naka-firm kasi yung ng ano, yung mga hindi
Naka-light tayo tayo. Alright, so almost done na tayo. Ang galing-galing talaga ng sister ko. Wow, talagang effort na effort ah. Kaya naman, masarap yung relleno, pero hindi naman talaga ito lang yung gutuin. Kasi yung ano, ito yung niluluwal tsaka ibabalik. Iluluwal mo ang yung kanyang mabalat. Ang mga meat niya, tapos, tsaka ibabalik mo. Ito yung pinaka masilan. Kailangan kasi hindi durog-durog. Okay. Sa amin kasi ganito yung ano, ito yung sa iba, nakikita ko dinudurog-durog yung mga... Oo, si mama mga, kasi dinudurog. Ang sayo, sa... Sa amin. Sa school nyo, ang tinuro sa inyo, ganyan. Kaya buo. Para buo yung mga meat. Alright. There you go. So, nakukuha na yung mga laman. Siya po, yung updo niya, sana. Kunin nyo ng updo kasi baka... Kasi narinig ako yata, may tumutok eh. Baka pumutok yung updo? Pumutok talaga. Kunin na lang yung updo. Pero yung isa, hindi so na ano. Okay. So, Takara, shout out naman dyan sa mga viewers yung Facebook account mo para sa cooking mo. Sa mga kaibigan ko. Yan, sa mga kaibigan ko pala na gustong umorder ng mga cakes, cupcakes, wedding cakes, anniversary, baptism, sa mga anak nyo, sa mga asawa nyo, sa mga loved ones nyo. Ano ba yung pangalan ng Facebook? Paki-visit lang ng Karen Grapina Valencia at yahoo.com yung account ko. Dyan yun. Okay, so andito na yung meat natin. Meron pong bones, kaya i-debone ko. Hindi ako marunong talagang mag-technique ng deboning, kaya ang kukunin ko na lang yung mga meat kasi kailangan natin yung meat and then separate yung bones para yung meat ay i-feeling natin pabalik dito sa skin ng bones natin. Sa thank you for the expertise of my sister. Ayan naman, naging madali yung pagdidibon ko at napakasarap talaga ng relleno. Paborito talaga ng mga anak ko at saka ng asawa ko. Kaya, ito, enjoy. Hindi talaga magdidibon pag na-expect mo na kakain yung family mo ng relleno bangon. Okay, so ito na yung process ng pagdidibon and separating the meat. So, talagang napakahirap ang gumawa ng relleno bangus. Pero, mind you guys, talagang, this is very yummy. Favorite ito ng dalawang chikting ko na malalaki. Hindi siya na, yung big girl at yung videographer. Tuto si B. So, enjoy. I am enjoying the deboning and getting the meat at the same time. Kaya, ito, ganito, labor of love talagang paggawa. So, if you would like to use the gloves, okay lang. Pero as of me, I will be using my hands para sarap na sarap talaga. So, after this, gigisa natin to with the ingredients that I prepared. And ibabalik natin yung mga stuffing na ito sa loob ng marinated na bangus. So, yung skin ay na-marinate na sa lamansi at saka sa toyo. So, let's out. Guys. Okay, so magigisa na tayo for our meat. So, I will be using the used oil na ginamit namin for the tina. Ang tawag dito ga? Salted peanut. So, gagamitin natin yung used oil. Alright. So, magigisa na tayo ngayon. Yeah! Garlic muna and then onion. Of course, kailangan yung oil is already hot na. Okay. Pwede na yan.
Ayan, meron yung... Ito na yung meat. Ito na yung meat lang. Bangos. A bit of flavor ng deboning. Okay, so we're going to cut now the meat. Saka yung ingredients na cooking. The rest of this one, yung grated. Hindi na namin na-cubes yung mga potato, carrot, grated yung lahat para mapasok sa loob ng mix all together. Tapos na mag-isa ito, let it cool down for several minutes, saka i-stuffing. Isa-stuff sa loob ng bangus. Let it go. Okay, so we will cook this for a while. And magiging dinner namin for tonight. Kasi, today is a special day kasi nakapagsimba kami ngayong Sunday. And this is a celebration. Okay, lalagyan ko na kunting harina. Okay. Lalagyan ko ng tikol. Mayroon pang tikol. Nalagyan ng tikol. Pero hindi pa nagamit. Aray po. So, we are using pickled chips. Lagyan natin ng seed pickled chips. Okay. So, nandito na po yung na-stuff natin na relleno ng bangos. Ready to cook na to para sa mainit nating mantika. Kaya, malapit na magluto, guys. Dinner is almost ready. And Shahana and Christopher din are waiting for this. Okay? So, ilalagay natin sa mainit na mantika. Okay na? Go for now. Okay, so we're going to cook now the relleno bangos. Make sure that the oil is very hot now. And, alright, so we have put some flour. Okay, so you can hear the sound. Happy birthday! Okay, we will wait now for the bagels to get fried. Okay, that would be all now. Okay, so ito na yung finished product natin. Ito na yung relleno ng bangos. Ready for dinner na tayo. Okay, so one. Ilang slice kaya ito? So 1, 2, 3, 4, 5. So 10 slices na. Good for 4. So ito na yung kakain. Tada! Waiting for the dinner. And then siya, ano masasabi mo kasi ito yung ulam mo, yung relleno ng bangos. So ano masasabi mo siya na ha? Inday? So, yay! Yay! Thank you so much, mama. Thank you so much, mama. I love you. I love you too. Okay, happy eating. Okay, so ito na yung na-slice na relleno ng bangos. So, let's count how many slices they are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yung isang slice ay binigay ko sa kapatid ko.
yung sister ko na tumulong sa paggawa ng relleno. Happy birthday. Kasi sana is now ready for dinner. Okay. Here she goes.